itong pulley na to mga sir, ang purpose nun is para yung belt natin dito is mas aggressive yung atake in terms of arangkada papuntang top speed. Lagyan nyo siya ng ganito tapos pigain nyo siya. So hindi pa ganito, but pa ganito. Hello mga sir! In today's vlog, pag-uusapan natin yung tinatawag natin na kalkal pulley. Dahil yung aking kabady na si Potts. Yeah. Shoutout mga sir! Ayun, bumili kasi siya ng bago niyang NMAX na non-ABS. At yung hinahanap niyong sniper na dati ko pang binili, ayan siya mga sir. Oh. Yan yung ginagamit namin na pang ikot-ikot niya. Kasi ginagamit niya kapag naglalakad na mga papeles sa Meralco. Para sa mga solar-solar ko mga sir. Kaya tayo busy, walang upload ng mga past few weeks. It's because medyo busy talaga ako sa solar. So ngayon mga sir, papalitan natin yung panggilid ng NMAX niya. Kita nyo, torta na yung kanyang bell. Mga sir, yung pag yung bell nyo ay ganito yung kulay, sinasabi nilang sunog or parang ube na, huwag kayong masyadong mag-worry dyan. Kasi hindi naman ibig sabihin na torta na siya or ube na siya or nag-overheat yung bell, isira na siya. Make sure lang na kapag inikot nyo yung bell or yung gulong, wala siya masyadong bengkong. Hindi yung gumaganyan-ganyan na. That's the only time na papalitan nyo yung bell nyo pagkita nyo yung bengkong na. Ayan mga sir, pag-usapan natin, kalkal pulley. Yes sir! So ito mga sir, nabaklas na natin yung panggilid nitong NMAX. Ang papalitan lang natin dito is tong drive face na tinatawag natin, saka yung nasa loob yung tinatawag natin na pulley. So as you can see here mga sir, yung belt niya hindi umaabot hanggang dun sa dulo. So merong limitation lang yung top speed nitong mga stock na pulley, it's because of this one. Yung mga ganitong pulley, shoutout pala kay Kuya Yeyok no, ng Kuripot Racing. Siya yung nag-sponsor sa akin itong mga panggilid na to. So mga gusto ng budget meal na NMAX, Aerox, Click or whatever na motorcycle, kontakin nyo lang si Boss Yeyok. Gumagawa sila ng mga kalkal pulley tulad nito. So papakita ko sa inyo yung reason kung bakit mas effective yung kalkal pulley as compared to your stock. Itong pulley na to mga sir, stock din naman to. Stock to ng Aerox. Actually stock to ng Aerox eh. Yung degree nito mga sir is usually mas aggressive yung degree as compared to the stock ones. Ang purpose nun is para yung belt natin dito is mas aggressive yung atake in terms of arangkada papuntang top speed. So itong pulley, yung pulley yung nilalagyan ng bola, tapos itong drive face, pareho silang nakakalkal yung kanilang inclination angle. At the same time mga sir, yung pulley na to, makikita nyo yung hangganan ng bola niya is nakakalkal din. Mamaya babaklasin ko yung stock na pulley na to, tapos i-compare natin yung pulley ramp or yung flyball ramp pala para makita nyo yung difference. Okay mga sir, so makikita nyo rito meron tayong dalawang kalkal na pulley dito. Isa rito sa kaliwa, which is yung tinatawag natin na B65 na pulley, ito ay para sa Aerox at NMAX version 2. Take note nyo mga sir na pagbibili kayo ng kalkal pulley, kasi meron mga mekaniko, may mga shop na pagpunta nyo, ready-made na yung pulley nila. So make sure na kapag yung motor nyo is NMAX version 1, dapat yung kukunin yung pulley ay may nakasulat na 2DP sa likuran. Pag kalkala, pag sa mga aftermarket kasi like RS8, TSMP, WF, Queso, Avocado and so on, wala na yon. Okay? Wala na yung B65 saka 2DP. Kapag ang motor nyo naman is pag Aerox naman at NMAX version 2 o yung NMAX 2020, ang nakasulat na doon is B65. Okay? Anong pinagkaiba noon? Pakita natin, Pots. Yung hawak ko sa kaliwa, this is B65. Ito yung para sa Aerox saka NMAX 2020. Ito naman yung para sa NMAX version 1. 2DP naman to. Makikita nyo na mas malaki yung pulley ng NMAX version 1. Okay? Make sure lang na ang kakabit nyo is yung appropriate para sa inyong scooter. So ito yung gagamitin natin para sa motor ni Potts. Ayan. Okay. So makikita nyo rito mga sir, ito yung kalkal pulley, ito yung stock pulley. Yung rampa ng stock na pulley ay may hangganan lang. Makikita nyo, may part na makintab at may part na madumi.
Ibig sabihin, yung flyball natin ay umaangat lang hanggang doon because merong limitation yung rampa ng mga stock na pulley. Ngayon, yung mga ganitong klaseng pulley, which is what we call the kalkal na pulley, yan, budget mill to, ginagawa, meron silang mga machines na ginagamit para i-drill out yung limitation ng stock na pulley. In return, yung flyball, nakakaangat dyan, yung belt natin dito ay mas nakakaangat din. Okay, so yun yung basic na reason kung bakit kahit kalkal na pulley lang, eh nagbabago yung performance ng inyong motor. So tara mga sir, at tonohan natin yung motor ni Potts. Subukan natin tong kalkal pulley ni Boss Yayo. Kuripo Tracing, shout out. Next step nyo mga sir is kapag magkakabit kayo ng kalkal pulley, since ang gagamitin nyo na tinatawag natin na backplate is yung original or yung stock nyo, make sure na wag nakakalimutan ng mekaniko or wag nyo rin kakalimutan na hasain yung dulo nung nirarampahan ng bola. Kasi since yung bola nyo is magta-travel na siya ng mas malayo, mapapansin nyo rito may limit din siya, oh. Hanggang dito lang yung inaangat ng bola. Tung part na to, aangat na yung bola dyan. Pag hinawakan mo to, pot, hawakan mo, kapain mo lang. Anong naramdaman mo? Matalim, sir. Matalim, okay? Kaya yung ibang mga kalkal pulley, sinasabi nila nangangain daw ng bola. Hindi pulley yung may kasalanan nun, no? Partly yung pulley may kasalanan nun dahil yung bola umaangat na dun sa backplate. Pero yung backplate talaga yung may issue dun. So kailangan nyo lang hasain yung part na yon until ma-feel nyo na wala na yung rampa na yon or yung tawdon, matalim na yon mga sir. So yun lang, additional tip para dun sa mga gustong magkalkal pulley. Shoutout pala sa tropa natin si Sir Ian. Salamat sa pagbisita rito sa garahe. Yan, liyain nyo lang na maayos until ma-feel nyo na wala na yung rampa. Hawakan mo, Pots. Smooth na, sir. Smooth na. Okay. Next naman natin babaklasin mga sir. Syempre, hindi naman kailangan pulley lang sa kabola. Kailangan kasi complete recipe yan. Mula sa bola, pulley, center spring sa clutch spring. Kailangan mapalitan yung motor nyo para ma-unlock nyo yung full potential ng kalkal nyo na pulley. So pag budget mill lang kayo, bola sa pulley lang pinalitan nyo, merong effect yun pero medyo minimal lang. Ang advice ko, if you're going to go for panggilid na setup or panggilid na upgrade, ang basic package nyan, pulley, bola, center spring sa clutch spring. Yun yung dapat na apat nyo makita. So yun, papakita ko sa inyo lahat dito. Pabaklasin ko muna tong bell mga sir. Ito, nabaklas na natin yung clutch lining, saka yung torque drive. So, ito yung stock na center spring ng NMAX ni Potts. So, makikita nyo rito, paano kayo magte-test ng center spring? Lagay nyo siya ng ganito, tapos pigain nyo siya. Okay, makikita nyo ito, malambot na. Ilan na ba yung tinakbo ng motor mo, Potts? 13,000 kilometers. So, usually yung mga ganitong spring, minsan, madali silang lumalambot. Minsan naman, may mga matitibay talaga na mga gifted na center spring na matitigas. Pero ito, mga sir, makikita nyo, malambot na siya, nadidiinan ko na siya. Okay, so meron tayong pamalit dito na bagong center spring. This is JVT na 1,000 RPM. Pwede kayong mag 1.2, pwede kayong mag 1.5, pero syempre, dapat itotono nyo ng maayos yon. Okay, make sure na kapag kayo ay bibili ng center spring, dapat, kung hindi same sa size nito, mga sir, eh dapat mas mataas lang siya ng konti. Ito, pang JVT to na nakasulat sa box niya, JVT Mio M3. So, pag pinagtabi nyo siya, mga sir, makikita nyo, mas malaki lang siya ng mga 3mm or 4mm, mga sir. Huwag kayong gagamit ng center spring na pang Aerox dahil yun masyadong matangkad. Okay? Tara, Pots. Pakita natin yung center spring ng Aerox. Okay? So, ito, mga sir, center spring ng Aerox. Ito ang stock na center spring ng NMAX version 1. So pag nagkabit kayo ng ganito, masyadong matangkad, may epekto to sa takbo ng inyong motor. So make sure lang na pagbibili kayo ng center spring, kung hindi same ng size, at least mas malaki ng konting-konti lang. Gets? Yun, kabit na natin to. Next natin na papalitan is yung tinatawag natin na clutch springs. Okay? So yun nga, kailangan nyo palitan yung mga springs para ma-unlock nyo yung full potential ng panggilid na in-invest nyo. So ito yung mga clutch spring, mapapansin nyo rito, magagaan sila or madali silang tanggalin. So ang purpose kasi ng clutch spring or lahat ng dapat ng springs, dapat meron silang compression or tension. So ito, masyado na siyang malambot. Okay? So hindi ibig sabihin na pag binili nyo yung motor nyo na stock siya, original from the factory,
eh magtatagal yung mga springs na yun hanggang mamatay yung motor nyo or panghabang buhay. Okay? Yung mga panggilid na mga scooters natin, meron silang lifespan. Usually, at around 10,000 kilometers, lumalambot na yung springs, yung bola, nagkakaroon na siya ng kanto, yung belt, minsan nagkakaroon ng mga premature defects. So, kailangan talaga na ma-check nyo yung panggilid nyo para ma-prevent nyo or para ma-refresh nyo yung mga springs, yung mga bola, at yung mga iba pang components ng panggilid nyo. So, ito, papalitan natin ng clutch spring na ito, 800 RPM to, no? By factory, 800 RPM to. Pero syempre, habang tumatagal, hindi na to 800 RPM. So usually, 600 or 700 RPM na lang to. Kaya nararamdaman nyo, nawala na yung arangkada ng motor nyo as compared to way, way back no binili nyo siya. So papalitan natin siya ng TSMP 1000 RPM mga sir. Yan. Once na mabaklas nyo yun yung mga clutch spring, minsan nagiging cause ng dragging issues. Yung pag sinabi kasing dragging, yung naghihesitate yung motor nyo na umandar. Makikita nyo yan sa mga side mirror nyo. Pag medyo binomba nyo ng konti, tapos nararamdaman nyo yung motor nyo nagva-vibrate, yung mga side mirror nyo nagva-vibrate. One of the leading causes kung bakit nagva-vibrate yon is because madumi yung panggilid, yung clutch lining nyo pudpud na, at meron kayong mga piyesa sa panggilid na kailangan ng palitan. So pag natanggal nyo yung clutch lining, sabihin nyo dun sa mekaniko na lihain ng konti yung ibabaw ng inyong clutch lining para magkaroon kayo ng fresh na surface dito sa ibabaw na inyong clutch lining. Hindi kailangan lagariin, no? Kailangan nyo lang siyang lihain para matanggal yung smooth na surface para magkaroon ulit siya na tinatawag natin na rough na surface. One of the techniques that I use dito sa garahe is nililiha ko siya ng against. Kasi ito, ang galaw nito, pag ganyan, no? Ang buka kasi ng clutch lining natin, pag ganito. No? Pag ganyan. Okay? Sa bell. So, ganyan. Sa loob yan ng bell. So, ito, tutulak yan, paangat dun sa bell. Ang ikot naman ng bell natin is pag ganyan. So, ang ginagawa kong pagliha sa kanya is against, pa side. So, hindi pa ganito, but pa ganito. So, ililihain ko to until such time na yung itim-itim na yan ay mawawala. Ganun yung goal ko rito sa garahe. Pag nagbabaklas namin ng panggilid, yun yung isa sa ginagawa namin para ma-eliminate namin yung dragging issues. So, si Pots na magtutuloy nito mga sir. So, next naman, actually yung ginawa ko, hindi lang kalkal panggilid, but actually a full maintenance kung paano pinapakita yung, or paano nyo minemaintain yung panggilid nyo. So, since nabaklas nyo na yung torque drive, ito, yung takip na to, tanggalin nyo na din para ma-check nyo kung may grasa pa yung guide sa loob. Ayan. So, ang gagawin nyo dito is lalagyan nyo ng grasa yung mga guides na yan. Ayan. Saka ayan. Kasi ito, ang grasa kasi, minsan nag-vaporize siya. Nauubos. So, kailangan nyo siyang i-regrease. Dapat pag nagpapalinis kayo ng panggilid, part ng maintenance nyo na magrasahan yung mga guides na yan. Ayan. Pati yung loob, kailangan magrasahan din. Yes, sir! So, ito mga sir, tapos na tayo dun sa part ng clutch. So, tapos na yung ating, na-regrease na natin yung torque drive. Nakabit na natin yung mga clutch spring sa loob. Nailock ko na rin siya gamit yung mga circlip. Kakabit naman natin yung center spring. Ayan. So, maganda na maririnig nyo yung tunog na yun, yung nag-lock yung center spring. Kasi pag hindi nyo narinig yun, ibig sabihin, masyadong mataba yung center spring para dun sa guide. So, dapat maririnig nyo siya na mag-lock. Ayaw na. Yun. Okay. Then, meron tong technique para sa mga di nakakaalam. Ganito yung technique. Yeah, wait lang anak. So ito, para maikabit nyo siya, tulak nyo siya, gamitin nyo yung isang paa nyo. Yan, technique ng mga mekaniko na si Raniko. Okay. Okay. So magkakabit na tayo or maglalagay na tayo ng bola. So meron tayong timbangan dito mga sir. Lapit ka ng konti Pots para makita nila. Ang setup na gagawin natin, ang timbang mo Pots para sa nalalaman ng iba. Broadcast natin sa buong Pilipinas. Nasa 100 sir. 100 kilograms. So ang susubukan natin is straight 11 grams. Ayan, 11. Pakita mo Pots.
65.69 grams, mga sir. So, susubukan natin to. Pero pag hindi approve sa kanya, magbobola ulit tayo mamaya. Ito muna yung magiging baseline natin, straight 11 grams, para sa NMAX ni POTS. So, ito na yung backplate kanina. Wala na siyang kanto pag hinawakan nyo. So, babalik na natin itong mga slider piece. Sa slider piece, paano nyo malalaman na palitin na siya? Kapag nalalaglag na siya, pag maluwang. So, ito magaganda pa yung slider piece niya. Hindi pa siya kailangan palitan. Maluwang na iba. Hanap ka, POTS. Palitan natin iba. Merong dalawa na maluwag. Okay, nabibili ito sa Yamaha o sa mga malalapit na shop sa inyo. Mura lang naman to. Ngayon, ang tanong, saan ba ginagamit yung mga tinatawag na tuning washers or magic washers? Hindi basta-basta nagkakabit ng magic washer. Merong mga kondisyon, depende sa belt, depende sa tigas ng center spring na kinabit mo. Kailangan, magkakabit ka lang ng tuning washer or ng magic washer, depende yon sa pagpag ng belt mo. Pag sobrang dami ng magic washer, papagpag yung belt mo. Okay? Kapag sobrang namang, pag di ka naman naglagay ng magic washer, pwede naman masyadong masikip yung belt mo. So maglalagay tayo dito ng isang magic washer muna na 1mm, tapos subukan natin siyang tunuhan. Okay? Okay mga sir, so dito sa garahe ko, meron ako mga magic washer na ginagamit. This is original Yamaha. Meron ako ditong 0.5mm na magic washer. Meron din akong 1.3mm na tuning washers. So subukan ko muna itong 1.3mm, wala na pala akong 1mm. So pag naglagay mo ng magic washer, ang goal nyo kasi doon, okay, ang goal mo dyan is dapat yung belt sumampa siya rito sa ibabaw. And as you can see, yung belt niya dati hanggang dito lang. Okay, ang goal natin is medyo mapaangat ng konti para magkaroon ng additional na arangkada or additional na pulling power. So try muna natin lagyan ng 1.3mm. So this one. Pag masyadong mapagpag, magtatanggal tayo ng washer, susubukan naman natin yung ganito. Pag hindi na, mapagpag pa din, tatanggalin na lang natin yung washer. Zero washer na yung gagamitin natin. So merong, depende yung washer mga sir, or depende yung paglagay ng magic washer, sa kondisyon ng takbo ng belt nyo. So papakita ko yung example sa inyo. Kabit muna natin to. Okay, so yung magic washer natin mga sir, nilalagay siya dito, in between the bushing, okay, in between this bushing, saka yung ating drive face. Merong, ito ha, hindi alam ng iba pag nagbabalik. Okay, yung motor natin meron tinatawag na conical washer. So, itong washer na to, makikita nyo, meron siyang zero. Okay, yung kabila, wala. Ito, may zero. Kung nasan yung zero, dapat yun yung nakaharap sa inyo. Hindi ganyan, ha? Dapat yung zero, nandito sa may tapat ng nut. Yung malaki muna, okay, yung malaki, okay lang yan. Kahit ito or ito, okay lang yan. Pero dapat, yung may zero, nandito siya sa labas. Okay? So, ito mga sir, magte-testing na tayo dun sa kondisyon ng belt kung mapagpag siya. So, sa start ko yung makina. Okay? Dito ka, boss. Yan. Kita nyo kung gaano kapagpag yung belt natin. Ayan, kita nyo rito sa taas. Okay? Sa baba, mapagpag. So, ibig sabihin yan, hindi applicable sa kanya yung 1.3mm na magic washer. Masyadong mapagpag. Okay? Makikita nyo dito mga sir, lapit ka POTS, makikita nyo, ang ganda sana nung belt to, nakaapaw sa torque drive. Hindi ganito yan kanina. Itong belt niya kanina, medyo nakalubog doon. So, yun yung nagiging effect ng tuning washer or ng magic washer. Napapaangat natin yung ating belt dun sa torque drive. But, take note na dapat hindi magiging mapagpag yung inyong belt kapag kapag naka-minor siya. Okay, saka dito, makapansin nyo yan, masyadong, lawlaw. Kumbaga sa kadena, okay, kailangan may konting tension yan. So, gagawin natin, tatanggalin natin yung ating magic washer na nilagay. Okay, so ito yung isa nating washer na mas manipis. Ito yung washer na kinabit natin kanina. Okay, makikita nyo yung difference. Hindi ko alam kung kita yan sa camera. But this one is more thicker, mas makapal. The other one is mas manipis. Ito yung naman yung susubukan natin. Yan, so makikita natin mga sir, mapagpag pa din. So, ang indication yan, hindi ito nanghihingi ng washer. Baka yung pulley nito
yung pulley na nakakabit na kalkal, sa kondisyon ng belt ni Potts, baka pwede nang hihingi ito ng bagong belt, or baka yung ganitong kasi ng pulley eh meron na siyang tinatawag na built-in na washer. Susubukan natin tanggalin yung washer. Zero washer tayo mga sir. Ito mga sir, yung drive face kanina na kalkal, tapos ito naman yung stock na drive face. So makikita nyo dito mga sir, meron siyang umbok dun sa gitna. Ito, wala. Kalkal to ha, kalkal ni Kuripot Racing. So makikita nyo mga sir, pag dito nyo siya sinilip, ayun o, meron siyang additional doon na umbok. Hindi ko alam, wala kasi akong caliper dito. So ito yung nag-a-act as the magic washer or tuning washer. So may mga motor mga sir na kakailanganin mo pa ng magic washer kahit na ito yung ikabit mong drive face. Pero dito, kita ko siya agad pag sinipat mo siya. Ayun o, meron na siyang tinatawag na parang built-in na washer. Kaya pumapagpag yung belt pag nagdadagdag ako ng washer. Yun. So ito mga sir, ito na yung zero washer. Subukan natin. Aha. On then start. Okay, Potts, ikaw magsabi, mapagpag ba hindi? Hindi na sir. Okay, so ganun tayo mga sir sa belt ha. Hindi porke nagkabit kayo ng magic washer eh makakadagdag na siya ng arangkada sa inyo. You have to check kung yung magic washer ay nakakatulong para una, umangat yung belt nyo sa torque drive, tapos pangalawa, dapat meron siyang slack na tinatawag to, mahigpit. Okay? Ngayon, kapag naglagay kayo ng tuning washer, pwede kasi na ang kalkal na pulley, kailangan muna ma-break in, okay, yung groove ng belt. Kasi ang belt, pag stuck yan, iba yung degree nun. Kapag nagkalkal ka, iba rin yung degree nun. So ang pulley na kalkal at ang belt na nagamit mo na, kailangan silang mag-jive, kailangan nilang magtagpo, kailangan nilang mag-break in. So after siguro mga 50 kilometers, kailangan mo ipacheck ulit yung panggilid mo para makita natin kung kailangan natin magdagdag ng pulley washer, magic washer, tuning washer para sa iyong motor. Pero dito, sa kondisyon ng motor ni Potts ngayon, okay na muna na walang magic washer. Titingnan na lang namin to after 2 weeks or 1 month kung kailangan natin na maglagay ng magic washer. Ayan mga sir, nice oh, ganda ng tension. Okay? Hindi katulad kanina, lawlaw. Okay, sara na natin to mga sir, higpitan ko lang lahat. Moment of truth mga sir, baba na natin itong NMAX. Okay. Ganda. Arangkada pa lang mga sir, yung damba pa lang ng motor, ramdam mo na nag-improve siya as compared to the stock one. Damba, mula pa yung partida. Naririnig naman siguro yung angil ng makina. Susubukan ko mga sir. Woo! Actually hindi ako makakapagsabi kung lumakas yung motor eh. Si Potts, patesting natin sa kanya. Aram niya agad yan kung lumakas o hindi kasi siya yung may-ari. Subukan natin. Pasensya na mga sir kung madilim ha. Gusto nito sir. Ha? Mas okay yung arangkada. Sige! Narinig yung angil ng makina, yung hiyaw ng makina, no? Bira-bira. Oh. Happy yarn. Happy yarn. Happy yarn. Happy yarn. Boss Yeok. Sobrang solid nung ano mo, Kuripot Racing mo na puli. Ayan, so mga sir, isasara na namin yung NMAX ni Potts. At sana may naapulot kayong bago rito sa vlog nito mga sir. Hindi ako gagawa ng top speed na vlog or arangkada 0 to 100 na vlog, but yung impression pa lang, yung tunog pa lang ng panggilid, alam mo na worth it yung ginawa namin doon. O, naulanan pa ako mga sir, at yun!
Kita-kits ulit tayo next vlog, but I would just like to share with you yung mga budget meal upgrades na pwede nyong gawin sa motor nyo, mga sir. Ayun, till next vlog. Yes, sir. Bye-bye. Who am I? I'm the greatest. Who am I? I'm getting papers. Who am I? I'm so flaky.